Good morning mga ka-farmer! It's me, Anne again from Eastern Samar, Philippines. For today's video po ay pag-uusapan po natin ang mga sinyalis na may mga bulati po ang ating mga alagang baboy. Yes! Sa naririnig niyo po mga ka-farmers, ang pag-uusapan po natin o ang tatalakayin po natin ngayon, ang mga sinyalis po na may mga bulati po ang ating mga alagang baboy. So, dyan lamang po kayo yung mga ka-farmers at babalik po tayo pagkatapos po ng intro na ito. Shoutout po muna doon po sa aking mga subscribers, mga manonood, sa lahat po ng mga taong nagmamahal po sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat. So yun nga mga ka-farmers, ang unang sinyalis po na ating makikita kung mayroong mga bulati po ang ating mga alagang baboy ay kung maya't maya po ay nagtatae po sila. Nakikita po natin sa ating mga alagang baboy na pabalik-balik pa rin po yung nilang pagtatae kahit na nga po nasa grower's list na po sila. Even though mga ka-farmers, nagbibigay na po tayo sa kanila ng antibiotic at saka probiotic, ganun pa rin po. Mamasa-masara pa rin po ang kanilang mga dumi. So isa rin po yun mga ka-farmers sa palatandaan na may mga bulati po ang ating mga alagang baboy. Pangalawang sinyalis po mga farmers na may bulati po ang ating mga alagang baboy, kung makikita po natin na medyo mahina po ang paglaki po ng ating mga alagang baboy. Iyon pong sinasabi po mga farmer na 4-feed conversion po. Na kahit po nagbibigay naman po tayo sa kanila ng magagandang quality po ng feeds, kumakain naman po sila ng maayos, magani naman po silang kumain. At the same time pa rin po mga ka-farmers ay hindi po tumataba yung ating mga alagang baboy. Baka nga po mga ka-farmers, sa time na iyon ay may bulati po ang ating mga alaga. So yun po mga ka-farmers, ang pangalawang sinyalis na mayroon pong bulati ang ating alagang baboy. Pangatlong sinyalis po mga ka-farmers na may bulati po ang ating alagang baboy, kung makikita po natin o mapapansin po natin na mayat maya po ay inuubo po ang ating alagang baboy. Pero wala naman pong sign ng lagnat or any sign po ng respiratory infection sa ating mga alagang baboy. Yung po mga ka-farmers ay baka nga lang po may lungworm po ang ating alaga. So, ubo siya ng ubo dahil syempre makatipo yun sa lalamunan. Yun po mga ka-farmers ay isa po sa palatandaan na may bulati po ang ating alagang baboy. Pang-apat po mga farmers, makikita po natin ito sa pamamagitan po ng kanilang physical appearance. Dito po mga ka-farmers, makikita po natin na matamlay po ang ating alagang baboy. Medyo mabalahibo po ang ating mga alagang baboy. At lumuluha at lumalaki po ang kanilang mga mata. Tapos mga ka-farmers, hindi mapayat po at hindi po tumataba ang ating mga alagang baboy. Isa din po yun sa mga palatandaan na may bulati po ang ating alagang. Isa rin po mga ka-farmers sa palatandaan na may bulati po ang ating mga alagang baboy, kung makikita po natin na medyo makapal po yung mga balahibo po ng ating mga baboy o ang ating mga biik. At yun nga po mga ka-farmers, kung medyo mabalahibo po ang ating mga alagang baboy at manipis po ang kanilang pangangatawan, ay isa rin po yung sa palatandaan na may bulati po ang ating mga alagang baboy. Kahit nga po mga ka-farmers, nagbibigay na po tayo sa kanila ng magandang quality ng feeds at maganda naman po yung pagkain po nila, bali magana naman po silang kumain. Yun nga lang mga ka-farmers, nakikita pa rin po natin na medyo manipis po ang kanilang pangangatawan. Yun na po mga ka-farmers ay dahilan po na may kaagaw po sila sa kapagkain na kanilang iniintik. Bali yung mga nutrients mga ka-farmers na kanilang nakakain o kanilang iniintik sa kanilang katawan
ay hindi po lahat ng mga nutrients ay napupunta sa ating baboy dahil po may mga kaagaw po sila na bulati. Panglima po mga ka-farmers na palatandaan na may bulati po ang ating mga alagang baboy ay doon mismo po mga ka-farmers sa kanilang dumi. Makikita po natin mga ka-farmers na may mga lumalabas po na mga bulati po sa dumi ng ating mga alagang baboy. If ever po mga ka-farmers na makitaan po natin na may mga sign o mga sinyalis na may bulati nga po ang ating alagang baboy, ay magbigay na po tayo ng pamporga para po maiwasan ang complication na dulot po ng bulati sa ating mga alagang baboy. So again mga ka-farmers, purgahin lamang po natin ang ating mga alagang baboy. Kung ito po ay biik pa, ay magporga po tayo, magbigay po tayo ng porga 45 days mula po pagkasilang hanggang 60 days po ng ating mga alagang baboy. At syempre mga ka-farmers, ipapaluap po natin ito buwan-buwan. Bali 45 days old to 60 days old ng ating mga baboy. At follow-up na rin po natin after 1 month. Sundan po natin ng pagpupurga para masiguro po natin mga farmers na effective po yung ating purga na binibigay po sa ating mga alagang baboy. May mga iba't ibang klase po ng purga na nasa ating pong mga agri-feed supplies. Makabibili po natin yun sa ating mga agri-feed supplies. Meron po tayo dito injectable at meron din po tayo dito powder. Pero mga ka-farmers, ay highly recommended po na injection na lang po ang ating gamitin o injectable kaysa po sa powder. Dahil sa injectable po mga ka-farmers, ay masisiguro po natin na tama po yung dosage na ating maibibigay sa ating mga alagang baboy. So yun lamang po mga ka-farmers, sana po ay nagustuhan nyo itong aking video na ito. At kung nagustuhan nyo naman mga ka-farmers itong ating video na ito, ay huwag na po kayong mag-hesitate na mag-like at syempre mag-comment din po dito sa baba. At kung may karagdagan po kayong mga kaalaman na nais nyo pong ipaalam sa ating mga nanonood at sa akin din po mga ka-farmers, ilagay niya rin po nyo mga ka-farmers dito po sa ating comment section. So, at kung hindi pa rin po kayo nakapag-subscribe sa akin mga ka-farmers, kung bago pa lang po kayo dito sa aking channel, ay paki-subscribe na rin po. Maraming salamat po! So, hanggang dito na lang mga ka-farmers, see you in my next vlog. Pero bago po tayo magtapos, huwag kakalimutan siyempreng mag-subscribe at pakipindot na rin po mga ka-farmers yung bell button para lagi po kayo updated pag may gawa po tayong bagong video, okay? See you soon mga ka-farmers! Bye-bye!